Bago yung buhay ko at pwedeng maging dahilan para mabago yung buhay mo. Right now, live po tayo via Zoom, Luzon, Visayas, and Mindanao, di ba? At syempre sa iba't ibang parte ng mundo ngayon, hello po sa inyong lahat dyan, station ka lang dyan, kasi sisiguraduhin natin yung pagsasamahan natin na oras, minuto, gagawin natin memorable para sa bawat isa. Diba? And of course, syempre, sige, tuloy. And of course, syempre, I would like to congratulate and welcome ang bawat isa dito sa ating UNOCalamba branch. Happy 4th-year anniversary! Grabe no? Sa sobrang patuloy tayong lumalakas, di ba? Patuloy yung pag-sabay natin, di ba? Kahit na nukuri man ang panahon o pagsubok yung pagdaanan, malalaminin tayo na talagang sumasabay sa ginagawa natin online. No, I'm here today, di ba? To inspire everyone para makita mo and to share! Kasi, imagine mo yung mga resulta na pwede mangyari sa iyo once na inataw nyo ng todo yung negosyo natin. Tama ba? Yes! At sa totohanan lang no, ngayon pa lang, pasalamatan mo kung sino man yung tao na nag-share sa'yo ng negosyo, kakilala mo man yan, hindi mo man kakilala, or I don't know kung paano kayo nagkakilala niyan, pero one thing is for sure, siya yung pinigay sa'yo ni Lord para maging dahilan para matupad mo yung buhay na pinapangarap mo para sa buong pamilya. Kaya palakpakan mo ng todo-todo. And of course, para mas magkakilala tayo, para mas makita mo yung success ko ng 9 years, papaiklin ko lang ng 30 minutes. Grabe, nag-aantay sa'yo the moment na nag-decide ka na gawin ng tama yung negosyo natin. And of course, yes, katulad na sinabi kanina, magpapakilala ko personally. Personally, I'm Gerald Manrique, Manrique. And before po kumain-gain siya itong klase ng negosyo, sa mga first-timers, o ikaw, diba, I know hindi mo ako ganun kakilala kasi hindi naman tayo magkakilala, pero at least once and for all, magpapakilala ako para makita mo, diba, at makilala mo rin ako corporate for 3 years as manager po, no? Pero bago ako magpunta sa corporate, sa totohanan lang po, nag-start din ako from humble beginning. To tell you honestly, no, dito sa negosyo na to, sa totohanan lang, no, sabi ko nga, ito yung negosyo at opportunity na kahit na rin background mo, as long as may pangarap ka, welcome ka po dito. So again, nag-start ako dito as part-timer, di ba? Nasa totohanan lang no, hindi ko nakita yung sarili ko, nakakaririn ko talaga siya. When I say kakaririn, yung ibubuhos ko yung buong buhay ko. Yes, tama yung pakinggan mo kasi for the record, sa lahat mo na pinagtrabahuan ko, ito po yung pinakamatagal na karera ng buhay ko. Diba? Pero kagaya ng sabi ko, nadala ko dito when I was working as a manager sa corporate for 3 years, pero bago ako nag-manager, I used to work as a construction worker. Kasi at my young age, diba? At my young age, tell you honestly, ako kasi yung tipo ng tao na hindi naman kayo pinanganak sa ng marangyang buhay. Diba? Medyo may punto yung pananalita ko kasi I'm province of Marinduque. Diba? Merong taga Marinduque dito? Marami sa iba't ibang group, especially in Scorpio, if I'm not mistaken. So, hindi kami galing sa maluwang pamilya. So, katulad mo na baka sakali lumuwas ng Manila, magtrabaho, paano ka na magtrabaho, magkaroon ng masarap na buhay. Tama ba? Diba? Yes, nagtrabaho ako at my young age as construction worker, diba? Dobawan, pero dahil sabi ko nga, ako yung tipo ng tao na gusto ko nakakatulong ako sa family ko. Ayoko maging pabigat, ayoko ng asa na lang, kasi ang hirap kayo maging asa at pal. Tama ba? Diba? Hanggang sa talagang yun, hanggang sa tumuntong sa legal age, nag-work din po ako, kung bakit ko kinukwento para mas makarelate ka. Tama ba? So hanggang sa nag-legal age po ko, nag-work ako sa fast food chain. Diba? Itagon natin sa pangalang Jollibee. Diba? So yes, 4 years po ko dyan, maigit, kasi scholar po ko ng Jollibee. Kung familiar po kayo sa branch ng SM North EDSA, training store po yun, merong first store ko sa Farmers Plaza, sa may MRT. So, pero 4 years din ako sa SM North EDSA. Kilala po ako doon kasi isa ako sa mga lead trainer
ng Jollibee Philippines. Na ang pinakamasamang na part, while working, di ba, working sa Jollibee, nagtatrabaho pa ako nun sa BPO industry. At the same time, nag-aaral po ako nun. Di ba? Kaya sabi ko nga, kung hirap at hirap din yung pag-uusapan, ranas ko lahat yan. Diba? Kaya nga sobrang swerte ng mga estudyante ngayon, nag-aaral lang, diba? Tapos bumabagsak pa, kamusta? Wala kinalaman sa ginagawa ko ngayon, pero ang pinakamasarap at lagi kong sinasabi, basta alam mo na may kinalaman sa pagkita ng pera, lalo na legal, moral, at ethical, na pwede maging dahilan para mabuhay at nabigyan mo ng masarap na future yung family mo, pasukin mo. And welcome sa napakagandang life-changing opportunity na Limitless Network of Opportunities International Corporation. Diba? First company, diba? First timer, ang pinakamasarap, sobrang nakaka-proud kasi nasa tamang company ako. Kaya kung nandito ka ngayon, kapatid, maniwala ka, kinikit ka. Kasi bakit? Aside from me, ang dami mo na makikita dito na sobrang ganda na nangyari ng dahil sa ginagawa natin negosyo. Tuloy-tuloy pa rin tayo. So going back, no, umpisahan natin. Kayo pa lang tayo mag-umpisa, akala mo ha? Diba? So ayan, eto po ako nung tayo nadala ako dito. Yes, kagaya na sabi ko, I worked sa corporate for 3 years na sabi ko, akala ko doon ako magtatagal. Bakit? May magandang posisyon, may magandang compensation, may naka-line up na promotion. Tama ba? Eh, sa totohanan lang, no, sobrang kinikilig ako rin sa dati kong trabaho kasi imagine mo, ang sarap kayang tawagin ng sir. At hindi lang sir, yung iba naguguluhan, ma'am. Diba? Ganun kaganda kaya doon. Kaya sabi ko, grabe naman talaga. Eh, nung time nakita ko po yung negosyo na to, honestly, hindi ako naghahanap ng sideline, part-time, extra income. Kasi nga, okay nga po ako. Diba? And sa lahat ng mga partners natin na sumali ngayon new normal, one thing is for sure, sigurado ako kung bakit ka sumali. Kasi na-curious ka, nakita mo, na-intriga ka sa posting ng kaibigan mo. Bakit ang dami kumikita kahit pandemic? Yes. Tama? At ikaw mismo natulungan kahit na may pandemic. And we are so blessed and grateful kasi, to tell you honestly, no, kami, di ba, ako personally, sabi ko na talaga, buti na lang talaga nag-negosyo ako na ganito. Buti na lang talaga nag-online business ako kasi bakit? Doon ko talaga na-realize na siguro, kung hindi ako napasok dito, shucks, yung tipong takot na takot ka lumabas ng bahay pero wala kang choice, papasok ka talaga. Yung tipong kahit anong gusto mo, aasa ka sa ayuda. Samantala sa negosyo na ginagawa natin, grabe, kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng tuloy. Diba? Na ang pinakamasap na part, hindi ako nakarap na silent part-time extra income, pero nung nakita ko yung beauty, eh talaga namang na-inlove talaga ako. Aside sa nandang nadala ko dito face-to-face, diba? As in talagang, yung ganito, kaya na-miss ko talaga ito eh. Yung everyday pumupunta ako ng office, at dati ko nakikita ang pogi. Sabi naman daw, ay saya, bakit pogi eh? Ganun talagang madaan. Diba? May mga magaganda din, pero pag magaganda yung sumasabi mo sa akin, next. Next agad. Kidding aside, no, ang masarap dito, ayun, aside from that, no, sobrang na-enjoy ko, na-inlove ako kasi sabi ko nga, ako yung tipo ng tao na sobrang practical ako. When I say practical and greener pasture, hindi ako nagsisettle sa income or sa bagay na alam kong meron pang mas mahihigit na pwede kong paglaanan. Kaya na dinagdag ko to, 2 weeks and 3 days, part-time doing this business, kumita ako 42,700, 1 to 2 hours. Ika-30 ko, na 39,900 pesos ako. More or less, magkano sa isang buwan. 1 month, kung katulad ko ikaw na natrabaho, naikita yung income mo sa labas, mag-isip ka talaga, magre-resign ka talaga. Seriously? That's why, sa loob ng isang buwan, nag-decide agad akong mag-resign. Yeah.
Sabi no? Kasi nag-decide, bakit sabi ko, part-time, ito yung binibigyan na resulta. How much more kung bigyan mo ng oras at panahon? Sabi ko, masigit mo yung pwede ibalik sa akin. Tama, mali? Tama! Bakit? Sa totohanan na naman eh, bakit ka ba pumapasok? Bakit ka nagdinegosyo? Bakit ka rumalakit? Simply because gusto mo kumita ng pera? Eh, nandito na sa harapan mo, na sa halagang 8998, pwede kang kumita ng 450,000 sa buwan? Kung naka 15 accounts ka, pwede kang kumita ng 6.7 million sa sa buwan? Pero hindi mo sinisipagan. Mas masipag ka sa magkano'ng halaga. Kahit napagod ka, kahit napuyat ka, kahit na pinapagalitan ka, kinakarir mo. Kahit na binubura ka na, kahit na ayaw mo na pumasok, kasi wala kang option, kasi no work, no pay, pinapasukan mo pa. Tama o tama? Tama! Alam mo kung bakit? I've been there. Galing po ako dyan. I'm not against employment, di ba kapatid, don't get me wrong, pero sa totohanan lang, no, sabi ko nga, bakit ka magtsatsaga sa bagay na kahit na alam mo, ayaw mo na, or hindi mo na gusto, for the sake na kumita ka lang. Samantalang dito, wala kang boss, ikaw ang boss, gagawin mo sa oras na gusto mo, sa suot na gusto mo, at malaki ang nag-aantay sa'yo dito. Diba? Kaya minsan napapatulong talaga ako, bakit ganun? Yung mga friends ko na inoferan ko dati na ito, ayaw! Sabi ko talaga sa kanila, anyone! Ano kay swerte? Diba? Kaya pag may mga kaibigan ka na ayaw sumali o hindi ginagawa yung negosyo, mga kaibigan mo, relatives mo, close friends mo, partners mo na ayaw, hayaan mong mamatay sa hirap. Charin. Nakikinig ka sa'yo, no? Kapatid, magtuloy-tuloy ka lang. Kasi time will come, whether you like it or not, pag nakita nila na yung bagay na ginagawa mo, nagka-resulta ka, maniwala ka, sila mismo ang lalapit sa'yo. So one month, nag-resign ako, di ba? Kaya kapatid, kung ikaw, matagal ka nagtatrabaho, mag-isip ka. Mama. Worth it ba yung pinabalik sa'yo? Yes. Worth it ba yung kinikita mo? Yes. Huwag ka magpaka-play safe. Kasi sabi ko, nandang nag-start ako sa mga kaibigan ko, ang daming ayaw kasi bakit okay naman sila sa kinikita nila. May position sila. Nagka-pandemic. Mas puso ang tanggalan! Yes. Oh, eh dito na open mind at na-inlove sa ginagawa natin negosyo. Yes. So in short, nasa atin pa rin ang huling ulak. Kaya palakpak kami yung sarili na. And of course, ganyan dati ako, puro forma, puro, alam mo yun, ganun. And ang kagandahan dito, imagine mo, nung time na tinuloy-tuloy ko, kagaya nakita ko siya, hindi ako yung tipo ng tao, naghahat ng sideline part ng extra income. And of course, to tell you honestly, yung makikita mo sa slide na yan, we're five, I'm the youngest, ako po yung bunso, ako yung nag-iisa. Sumablay pa. Pero kahit na sumablay, at the same time, hindi naman ako yung makikita mo dyan sa kanto-kanto. Diba kung sa labas, mapapansin mo karamihan dyan, ini-stop ng mga, alam mo na, sa akin pumipila. Yes! Next! Next! Hindi yung side to. Hindi, pag meron ka talaga sa buhay, maliwala ka, sila yung lalapit sa'yo. So, ayan, number five, bunso. Pero sabi ko nga, hindi porke bunso na lang, aasa ka na lang. So, kahit ano yung status mo sa family mo, maniwala ka kung ikaw, o ikaw, o ikatabi mo, ikaw na nasa Zoom!